Napatay ng isang security guard ang isang lalaking walang habas na nanaga sa Maynila. Ito ay matapos na hindi magpapigil ang suspect sa pananaga sa kanyang biktima. Si Bien Manalo sa detalye. Sa video na ito, makikita ang nakaitim na lalaki na may dalang itak sa Maynila. Lumapit siya sa nakaupong lalaki at walang habas na pinagtataga. Ilang ulit pang hinataw ng taga ang lalaki hanggang mapahiga na. Maya-maya pa'y puminto ang namagitang security guard. Pero dead ma ang suspect at tatagain niya pa ulit sana ang biktima. Dito na siya binaril ng sikyo. Mismong security guard din ang rumesponde sa binaril niyang nanaga. Bago yung pamamaril, no, mayroong dalawang lalaki na nag-away. At yung ating biktima ng pamamaril ay naunang nanaga sa isang biktima rin, sa isang kaaway niya. Inaalam pa kung bakit nag-away ang dalawa. Dito mismo sa lugar na ito, sa kahabaan ng Mabini Street, corner Pedro Hill, sa tapat ng isang kasino, nangyari ang insidente. Nagkaroon pa ng habulan sa pagitan ng sospek at ng biktima. At sa bahaging ito, nangyari naman ang pamamaril kung saan binaril ng security guard ang sospek. Kwento ng ilang nakakita, inakala nilang kantsawan lang ang eksena ng dalawa. Napakasin naman si tatay na isa, yung matanda na nalaga. Tapos po, itong isa naman po, na si Brother, is nananayinik lang po, nakakakain lang po. So, nagulat po ako sa kanya, yung time po na pagharap po nung matanda din sa biktima na si Brother, pakala namin yung biro lang na pinagpuko lang ng karton. Yun lang po yung kaya namin. So, pakala namin biro lang. So, pagtingin po namin na pangalawang tingin, so parang ano po, lumabas na po itak. Siguro parang nakalagay siya sa karton, then inugot po, bigla na po itak. Tapos, yun na po, pinagano po sa ganun po. Tapos, unaan po sa ulo. Maya-maya, dumating yung biktima, hindi ko rin naman alam. Akala ko rin na biro-biro lang, away lang ba nila na biro-biro. Bigla lang tinaga-taga yung ulo. Tapos, ginanong pa dito sa leeg, tapos sinaksak pa. Patay ang lalaking nanaga na may dalawang tama ng bala ng baril sa bahaging dibdib. Dinala naman sa ospital ang biktima dahil sa mga sugat matapos tagain. Na-recover sa crime scene ang itak na ginamit sa krimen. Hanggang ngayon po, inaalam pa rin natin kung ano yung motibo noong pananaga itong ating nung namatay na tao. Kung ano yung napag-awayan nila. Dahil masasabi natin na sobrang galit niya, no, sa sobrang dami nung taga na inabot niya. Kasalukuyan pa natin yung pinag-aaralan po, no, at iniimbestigahan kung ano yung dapat na atmang kaso na ipa-file natin. Nasa kustodiya na ng otoridad ang security guard. Sir, sa ngayon, iantay ko po muna yung guard. Advice ng agency namin at ng abogado namin na sa ngayon hindi po muna ako makakapagbigay ng statement. Ipipalaw na lang po yung statement pag na-imbestigahan na po yung pangyayari. Bien Manalo, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.